Mukhang pinapalabas raw na pinirmahan niya lang ito at nagsabing ipinapatupad ko ang martial law sa inyong lahat. Okay, oo nga, no. Dati, ang pagkakaalam natin, no, pagkakaalam ng sambayan ng Pilipino, parang ginusto lang ni Ferdinand Marcos na ipatupad yung martial law sa Pilipinas. Ngunit dito sa speech niya na ito, sinabi niya o lantaran niya sinabi na hindi lang naman siya ang may desisyon nito. Bagkos halos lahat ng bahagi ng gobyerno ay pumayag na ideklara ang martial law. Okay, malalaman na natin kung sino-sino ang mga kasali na umuo o pumayag sa pagdeklara ng martial law. Siyempre, mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Ano nga ba ang martial law? At ano ang mga dahilan bakit ito idinideklara sa isang lugar o sa isang bansa? Okay, nakalagay naman dito sa baba ng video natin. Okay, martial law in the Philippines refers to several interminable periods in Philippine history wherein the Philippine head of state places an area under control of the armed forces of the Philippines and its predecessor body. So, anong mga dahilan para maideklara ng isang pangulo o namumuno ng bansa o ng bayan ang martial law? Pwedeng dahil sa isang malawakang protesta para makontrol ang kasiguruhan ng kapayapaan ng isang lugar. Pwede rin dahil sa natural disaster o sa mga natural disaster, pwede rin ideklara ang martial law. At yung sa rebellion, pwedeng ideklara ang martial law dahil sa isang malawakang rebellion. At pwede rin dahil sa political na oposisyon kapag medyo nanganganib ang kanyang pamumuno. Okay, yan ay ilan lamang sa mga dahilan para maideklara ng isang pinuno ang martial law. Okay, yun. Ngayon, malalaman natin sa video na to kung ang mga dahilan kung bakit inideklara ni late President Ferdinand Marcos ang martial law dito sa Pilipinas noong September 21, 1972 hanggang 1981 ito, mga utol. So, game na. Ang video na ito ay produkto lamang ng ginawang pananaliksik ng may akda sa internet. Magiging gabay lamang ang channel na ito tungo sa isa na namang kakaibang kaalaman. Naniniwala ako na malaya ang bawat isa sa atin na magkaroon ng opinyon sa paksang inyong matutunghayan at malaya kayong ihayag ito kahit kanino man. Maraming salamat po. Okay, yan ha. Yan ang babala ko rin. Okay? So, malaya kayo na magkaroon ng opinyon dito sa ating paksa. Okay, mga utol? Painggan na natin ang mga dahilan ni Ferdinand Marcos. Sinimula ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng paglilinaw ng ilang mga punto patungkol sa kalagayan ng Pilipinas noon. Teka lang, bago natin simulan, itong deklarasyon o itong speech na to ni Marcos ay naganap sa Washington, D.C. 1982. Isang taon matapos niya kansilahin o alisin ang martial law sa Pilipinas kasi 1981 niya inalis yung martial law sa Pilipinas. Ito ay 1982. Nag-speech siya sa Washington, D.C. sa press club para sagutin yung mga opinion o yung mga fake news nga raw na kumakalat hinggil sa kanya at sa kanyang pagdeklara ng martial law. Okay? So lilinawin niya dito, mga utol. Tuloy na natin. Sapagkat nagulat siya nang mabasa niya na mayroong maling impormasyon sa isa sa mga pinakaprominenteng pahayagan sa Estados Unidos. Tulad ng sinabi dito na ang Pilipinas ay nasa ilalim pa rin ng batas militar noong mangyari ang naturang pagpupulong noong 1982 kahit na noong January 17, 1981 pa lamang ay tinapos niya na ang martial law. A statement to the effect that the Philippines is still under military rule, which it is not. Ayon sa kanya, nagdudulot raw ito ng kalituhan at misimpressions patungkol sa ating bansa. Sa kabila nito, mahinahon niyang pinabulaanan ang mga maling impormasyon at nagbigay siya ng mga basic na katotohanan tungkol sa kalagayan ng Pilipinas. Ayon sa dating Pangulo, ang Pilipinas ay isang Republican state,
kung saan ang mga opisyal sa national at community level ng pamahalaan ay inihahalal. Mayroon itong konstitusyon na ginawa ng isang constitutional convention na elected at convened noong 1970 at ratified ng sambayanan noong 1973. Sa ilalim ng konstitusyon, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng modified form of presidential government na mayroong National Assembly, na binubuo naman ng mga assemblyman na inihalal sa bawat rehiyon noong 1978. Ang kapangyarihan ng lehislatura ay ibinigay sa nasabing National Assembly. Ang presidente naman ay direktang binoto ng mga tao noong 1981 at ito ay binigyan ng kapangyarihan sa ehekutibo. Ang political party na mayroong pinakamaraming membrong nanalo sa halalan ang mayroong kapangyarihang pumili ng leader ng lehislatura at ang leader na ito ay siya ring magiging prime minister ng ating bansa. Okay. Ang hudikatura ay independent at nasa ilalim ng pamamahala ng Supreme Court. Ayon sa dating Pangulo, kahit na sinasabi ng ibang tao na ang human rights ay hindi protektado sa korte, ang katotohanan ay maaaring magpetisyon ang kahit sino man ng writ of habeas corpus sa Pilipinas. Ang writ of habeas corpus ay isang batas na nagsasabi na ang kahit sino man ay hindi maaaring ikulong o ipaisailalim sa kustodiya ng kulungan kung hindi pa siya inihaharap sa isang korte na siya namang magdedesisyon kung legal ba na ikulong ang isang tao. So ito yung isa sa mga dahilan. Pag martial law, isa ito sa mga nakakansila. Yung writ of habeas corpus. Yung karapatan mo na para alamin o humarap sa korte para alamin yung kung tama ba ang na ikaw ay ikulong. Okay? Kinakansila ito. Pwede itong kansilahin. Rather, kapag under martial law ang isang lugar o bansa. Idinagdag pa ng dating Pangulo na ang saligang batas ng Pilipinas ay mayroong Bill of Rights na nagbibigay ng kasiguruhan sa proteksyon ng political at civil rights ng kahit sino man. Binanggit rin ng dating Pangulo ang tungkol kay Cardinal Sin sapagkat mayroong kumakalat na balita noon na hiniling raw ng nasabing kardinal na bumaba sa pwesto ang nooy Pangulong Marcos. Sinabi ng dating Pangulong Marcos na ayon raw kay Cardinal Sin ay walang tunggalian ang simbahan at estado o church and state at ang dalawa raw na ito ay separado. Di umano, sinabi raw ni Cardinal Sin na wala siyang intensyon na makialam sa mga isyung politikal at hindi niya raw sinabi na ang presidente ay dapat nang mag-resign dahil ang mga Pilipino ang naghalal sa nasabing Pangulo at hindi raw siya magsasalita ng kahit anuman patungkol dito. That statement allegedly made by Cardinal Sin has been denied by Cardinal Sin. I was surprised that you haven't heard about it. Eto na, mga utol. Diba, hinalal pala siya na 1981, no, nanalo muli si Ferdinand Marcos sa eleksyon. Okay, tuloy na natin. Ayon sa dating Pangulong Marcos, nang magproklama siya ng martial law noon, hindi siya mag-isang nagproklama nito. Mukhang pinapalabas raw na pinirmahan niya lang ito at nagsabing ipinapatupad ko ang martial law sa inyong lahat. Okay, oo nga, no. Dati, ang pagkakaalam natin, no, pagkakaalam ng sambayan ng Pilipino, parang ginusto lang ni Ferdinand Marcos na ipatupad yung martial law sa Pilipinas. Ngunit dito sa speech niya na ito, sinabi niya o lantaran niya sinabi na hindi lang naman siya ang may desisyon nito. Bagkos halos lahat ng bahagi ng gobyerno ay pumayag na ideklara ang martial law. Okay, malalaman na natin kung sino-sino ang mga kasali na umuo o pumayag sa pagdeklara ng martial law. Siyempre, dahil bilang Pangulo, siyempre sa kanya, kumbaga, nasa kanya ang responsibilidad dahil siya naman ang magpapatupad nito o siya yung pipirma. Ngunit sabi niya nga dito, hindi siya yung nag-iisang nagpanukala nito. Hindi raw ganoon ang nangyari. You know, when I proclaimed martial law, I didn't proclaim martial law alone. It is made to appear as if I just signed the decree and said, I impose martial law on each and every one of you. No. Ayon sa kanya, hiniling niya sa sangay ng lehislatura na magpasa ito ng batas na magpuproklama ng martial law dahil mayroong anarkiya o kaguluhan sa ating bansa. Ayun mga utol, isa sa mga dahilan o yung mga basihan para pwedeng magdeklara ng martial law. Yun, merong anarkiya o may kaguluhan sa bansa o lumalaki ang rebelyon
napipinto o lumalaki na talaga. Parang ganon. Pwede yun. So, isa yun sa mga dahilan. At syempre, meron niya mga ebidensya. Okay, malalaman riguro natin dito sa latter part ng video na to yung mga dahilan ng pagdeklara kasi yun ang title natin, di ba? Idinagdag pa nito na malakas noon ang oposisyon at mga membro pa ito ng Security Council. Inadap nila ang resolusyon na kung saan kinakailangan ng unanimous vote upang makakilos ang armed forces. Binigyang diin niya rito na kaya pinayagan ang armed forces na kumilos sapagkat nagkaroon ng tamang butuhan sa sangay ng lehislatura na kinabibilangan rin ng oposisyon. Sa parehong pagkakataon ay inalok niya pa raw ang oposisyong partido na samahan siya sa coalition government at inalok niya rin ang kalahati sa mga posisyon sa gabinete ngunit pinagtawanan lamang daw siya ng mga ito. Hiniling niya ang advice ng hudikatura, tinanong niya ang justices ng Supreme Court, justices ng Court of Appeals, pati na rin ang mga miyembro ng pribadong sektor. At lahat ng ito ay isa lamang ang sinabi. Isang tao lang daw ang maaaring magproklama ng martial law at ito ay ang presidente. This is why I must carry this particular mark in our history. Ito raw ang dahilan kung bakit siya ang dapat na magdala ng markang ito sa ating kasaysayan. Hindi niya raw ito pwedeng ilipat sa miyembro ng lehislatura dahil wala silang kapangyarihan na magpatupad nito. Ayon pa sa kanya, hindi ba't nakasulat sa saligang batas na ang presidente ang commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines at maaari niya itong utusan na puksain ang kaguluhan, riot, rebelyon at pananakop at kung mangyari man ang mga nabanggit na pangyayari ay maaari niyang suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus at magproklama ng martial law sa buong Pilipinas. Okay. Binigyang diin niya na tanging ang pangulo ang maaaring magproklama ng martial law kung kaya't inako niya ang responsibilidad na kaakibat nito. Okay, kaya inako niya. Ngunit, di ba sinabi niya na hindi lang naman siya yung may kagustuhan nito o yung mga nagpasa nito. No? So yung kasama niya dito yung lehislatura o yung kongreso. Okay, kasama niya yung Supreme Court, Court of Appeals at ang iba sa mga koalisyon. Okay mga utol, medyo malalim ito eh kasi kailangan nating maintindihan ng husto ang ating Philippine Constitution. Okay? Para maintindihan natin ng sobra-sobra yung talagang root nito. O ba, paano ba nagaganap? Pero dito inilahad naman ng maayos ng ating narrator yung mga ilang pointers, no? So, kung gusto nyo pa na mas detalyado, syempre, kailangan nyong i-research mga utol. Pero kung meron na kayong knowledge, alam na alam kung maiintindihan nyo yung sinasabi ng ating narrator at ang sinasabi ni late President Ferdinand Marcos. Okay, tuloy na natin. I repeat, that is why I had to assume a responsibility. Ang mga tao raw ang nagsabi na kinakailangang magproklama ng martial law at ang mga tao rin ang nagsabi na tanging siya lamang ang opisyal na maaaring magproklama nito. Kung kaya nagproklama siya ng martial law at sinsero siyang naniniwala na kailangan talaga ito upang magkaroon ng kaayusan at istabilidad dahil mayroong kumpletong anarkiya sa buong bansa noong mga panahon na iyon. I proclaim martial law and I sincerely believe that it was necessary to proclaim martial law to install order and stability because there was complete anarchy throughout the country at the time. Ipinaliwanag niya rin na sa puntong nagproklama siya ng martial law, ang gobyerno ay walang nagagawa. Ang armed forces ay hindi makakilos at ang industriya ay hindi umuusad. Wala raw pumapasok na pera noon sa pamahalaan. Okay. Muntik pang masunog. Anyway, bago natin pagpatuloy, ito yung mga insidente, no? Bago iproklama ang martial law. Okay mga utol, sa aking opinion naman, ito yung opinion ko lamang. Kaya naman sumama ang dating ng martial law sa ating bansa o sa ating mga mamamayan. Dahil palagay ko, okay, hindi ko sinasabing paniwalaan nyo, ito'y sarili kong opinion. Palagay ko noong mga panahon na yun ay umabuso ang ating mga yung otoridad o yung mga sundalo. Okay, yung mga nagpapatupad nito, yung marshal, di ba, may curfew. Parang palagay ko, yun ang naging mali. Sobrang umabuso sila at talagang nakawawa yung ilan sa ating mga kababayan, yung mga sibilyan. Palagay ko lang. 'Di ba? Kasi kansilado ang
yung writ of habeas corpus, pwede kang ikulong nang hindi mo, 'di ba? Pwede kang ikulong nang ano, bigla kang hulihin, ikulong. Yun na 'yun. Wala nang paglilitis o pagdinig kung bakit ka ikinulong, kung anong mga dahilan, kung tama ba na ikulong ka. Yun, isa 'yun. Tapos yung civil rights mo eh hindi rin napapatupad kapag under ng martial law ang isang bansa o isang lugar. Palagay ko masyadong natapakan. O yung iba, hindi ko sinasabing lahat, palagay ko ay yung iba kasi kaya nagreklamo talaga o nakaranas ng sobrang oppression. Okay? Yung nawalan ng karapatan ang ilang mga kababayan nating, yung mga sibilyan. Okay? Palagay ko yun. Isa sa mga pangit na imahe nung nagdaang martial law o yung naranasan nilang martial law. Siyempre, hindi ko dinanas. Ang akin ay sa pantaha lamang. Kaya yung iba ay nagalit. Talagang napagod ang mga mamamayan. Kaya nga nagresulta ng EDSA Revolution. Diba? Mga utol? Kayo, kung anong opinion nyo dito, paki-comment nyo na lang. Okay, mga utol? Sa akin ay yung aking opinion. Tuloy na natin. Pero hindi naman lahat siguro ay puro kasamaan ang naidulot ng martial law. Okay? Tuloy na natin. Noon ang US Embassy, binomba ang Manila International Airport, binomba ang Supreme Court, binomba ang Constitutional Convention, binomba ang City Hall, sinunog ang ilang parte ng Malacañang Palace, sinubukang kidnapin ang kanyang mga anak, sinubukang patayin ang dating First Lady Imelda Marcos, at 8 beses na pinagtangkaan ang kanyang buhay. So yan yung mga dahilan kung bakit idiniklara ang martial law sa Pilipinas. Yan, yung mga pambobomba na yan, mga tangkang pagpatay, mga pagsusunog, no? Napakalakas na ng yung anarkiya nga sa ating bansa. So yun yung naging ground para ideklara ang martial law dito. Tuloy na natin. Upang mapabulaan na naman na sila ay mapang-api sa kanilang mga kalaban, ipinakita niya na ang mga leader ng aktivistang grupo na tumututol noon sa pamamalakad ng pamahalaan ay umanib sa kanya upang magkaroon ng reforma at mapatalsik ang mga korap sa pamahalaan. Sa katunayan, kasama pa niya ang mga ito sa pagtitipon dahil sila ay naging mga miyembro ng National Assembly. Ibinida pa ng dating pangulo sa pagtitipon na tayo lamang ang bansa na mayroong ombudsman na siya namang naatasan upang bantayan ang mga korap sa pamahalaan. Nabanggit din ng dating pangulo na hindi inaalis ng pamahalaan ang karapatang magkaroon ng private property. Sa katunayan, ang Pilipinas raw ay nagpapatupad ng free enterprise society at ito ay egalitarian based. Ang egalitarian ay ang paniniwala sa prinsipyo na ang lahat ng tao ay pantay-pantay at karapat dapat na magkaroon ng pantay-pantay na karapatan at oportunidad. So yung panahon ng martial law ano pa rin? Okay pa rin yung free enterprise, no? So may mga private sector pa rin talaga. Okay? Hindi talaga, kumbaga, hindi naman nilalayong kansilahin lahat ng karapatan ng mga mamamayan. Parang ganon, according sa sinasabi ni Ferdinand Marcos. Which is, I guess, true. Okay? Siyempre, yung mga napatunayan nagrebelde sa ating gobyerno, malamang iba yung naranasan nila. Okay? Tingin ko lang. At karapat dapat na magkaroon ng pantay-pantay na karapatan at oportunidad. Ang konstitusyon mismo ang nagsasaad ng importansya ng pag-develop ng national economy kung kaya't lumikas sila ng National Economic and Development Authority upang magkaroon ng economic development plans. Okay. Ayon sa dating Pangulo, ang lahat ng kanyang mga nabanggit ay ang mga basic na katotohanan at mahalaga ito upang maintindihan ang mga pangyayari sa Pilipinas. Tama. So yun, nilinaw niya lahat, yung mga dahilan at saka yung mga mali kasi yung, kumbaga nung panahon na yun, sobrang mali na yung binibintang. Okay? Pero syempre, hindi natin masisisi ang ilan nating mga kababayan o ilan sa mga nakaranas ng pagmamalupit ng ilan sa mga otoridad noong mga panahon na yon. At gaya ng sabi ko, ako hindi pa nabubuhay noong mga panahon na yan, kaya hindi ko masasabi sa inyo mismo. Ang sa akin ay nasaliksik ko lamang itong mga to at nabasa ko lang rin. So, yun lang ang hawak o yung kaalaman na meron tayo ay sobrang limitado dahil hindi natin naranasan.
Kung kayo naranasan nyo o inabot ninyo yung martial law, paki-comment down below kung anong inyong naranasan nun. Ang alam ko lang ay yung curfew. Okay, tuloy na natin. Ang dahilan kung bakit niya ginawang modified presidential form of government ang pamahalaan ng Pilipinas ay dahil hindi raw kaya ng ating bansa na magkaroon ng stalemates at deadlocks o ang pagkakaroon ng tunggalian sa dalawang oposisyong partido kung saan hindi na nagkakaroon ng progreso at pag-unlad. Oo, dahil kontrahan sila ng kontrahan, syempre hindi na magkakaroon ng pag-unlad. Tama nga yun. Sa akin palagay, ha? Posisyong partido kung saan hindi na nagkakaroon ng progreso at pag-unlad. Why did we change this? Because we cannot afford stalemates and deadlocks. Ang Pilipinas sa raw noon ay isang mahinang bansa sa larangan ng ekonomiya at puwersang militar kumpara sa United States. Kung kaya't hindi kaya ng ating bansa na magkaroon ng mga pag-postpone at delay sa mga desisyon at debate sa pagitan ng Kongreso at ng Pangulo o ng Prime Minister. Hindi raw ito kakayanin ng mga mahihirap na third world countries. Sa pagpupulong ay nabanggit din ng dating Pangulong Marcos na plano nilang maging self-sufficient o yung tipong hindi na umaasa sa ibang mga bansa. Ang huling pagkakataon raw na nag-import ng bigas ang Pilipinas ay noong 1976 at 1977. At sa panahong nangyari ang pagtitipon noong 1982, sinabi ng dating Pangulo sa araw na yon na ang Pilipinas ay nag-i-export na ng bigas sa karatig nitong mga bansa. Today, we are exporting rice to our neighboring countries. Sinabi at alam kong ano, mga utol, meron siyang programa kasi sa agrarian, no? Sa agrikultura. May programa talaga siya kasi meron akong ni-review o nilagyan ng reaction video yung mga ginawa niya. Kaya siguro lumakas yung ating palayan o yung mga bigas, yung ating bigas. Kaya tayo nakapag-export ng bigas sa ibang mga bansa. Birin niya na lumaki ng 5 beses ang gross national income ng Pilipinas. Ang inyong natunghayan ay ang bahagi ng kalumpati ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at kalahati pa lamang ito ng kabuuan ng pagtitipon kasama ang National Press Club sa Estados Unidos noong September 17, 1982. Ang kalahating parte ng nasabing pagpupulong ay inilaan naman ng dating Pangulong Marcos upang sagutin ang mga katanungan ng media. Okay. And now I'm ready for interrogation. Solid, no? Hanggang doon lang muna, mga utol. Ito yung question and answer na, no? Now I'm ready. Sobrang galing niya mag-speech, no? Idol ko to sa galing nito. Tsaka ito lang yung bukod tanging presidente. Sa ano ko lang, ha? Sa aking nababasa o nalaman, isa lang, siya lang yata daw, di umano, ang bukod tanging presidente na nag-i-speech ng walang hawak na, ang tawag doon? Yung mga index card, yung mga guidelines. O, yung ganon. Mga utol. So, sana'y meron kayong medyo naunawaan hinggil sa martial law. Yun nga, pero syempre, bago ito magtapos, syempre, sino ba namang tao ang gusto na nakadeklara ang martial law sa kanilang lugar, di ba? Parang napakahirap namang kumilos. Syempre, hindi ko rin inaano na maranasan natin yan dito sa panahon natin. Okay, mga utol, at gaya na sabi ko, hindi naman natin inabot. So, ang nalalaman ko lamang, yung mga aking nabasa at mga napanood. Okay? So, yung hanggang doon lamang. So, limitado ang ating kaalaman hinggil dito. So, itong nilahad ni President Ferdinand Marcos, kanyang sagot dun sa mga lumalabas na mga mali-maling mga balita hinggil sa kanyang pagdeklara ng martial law at saka sa pamumuno ng bayan. Okay? So, nilinaw niya ito lahat. Siyempre, para rin hindi naman maging one-sided yung istoryang kumakalat. Ganun lamang yung mga utol. Okay? Sana nag-enjoy kayo. Muli ako si Target Achilles. Napakahirap i-discuss talaga nito dahil sobrang komplikado. Dahil ito'y kailangan nating basahin ng gusto ng ating Philippine Constitution, yung sistema ng gobyerno para mas maunawaan natin. Ngunit sana'y medyo luminaw sa inyo ang dahilan kung bakit idiniklara ang martial law sa Pilipinas. Yun lang, mga utol. Kayo mag-iingat palagi. Maraming salamat sa pagtangkilik. Ako muli si Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, kayo mag-iingat.
Keep safe. God bless at saludo pa rin ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.